May isang kababayan tayo dito na may hinaing at patama sa mga OFW. Dahil kapag nagbabakasyon daw ang mga OFW, ay isang pirasong toothpaste at sabon lang daw ang pinapasalubong. Ngunit kapag nagpo-post ang mga OFW sa ibang bansa, ay napapasana all na lang sila. Dahil nga mataas daw ang tingin nila sa mga OFW. At kapag umuutang daw sila, ay huwag daw dapat atat ang mga OFW na maningil. At kung sakali na hindi daw mabayaran, ay given na yun. Bakit nga ba ito nasasabi ni Kabayan? Kayong mga OFW kayo, makinig-kinig naman kayo. Alam nyo ba na kaming nandito sa Pilipinas ang taas-taas ng tingin namin sa inyo? Yung tipong yayamanin, yung tipong maraming pera, yung tipong nabibili yung gusto, ganon. Kasi nga, kapag nagpipicture kayo mga branded, ganon. Samantalang kami nandito sa Pilipinas, napapasana all na lang kami. Napapawaw kami. Ngayon, eto na. Diba, ang taas na ang tingin namin sa inyo. Pero, kapag nagpapasalubong kayo, tama na yung isang toothpaste, tama na yung isang sabon, ano na, panindigan nyo naman yung tingin namin sa inyo. Dapat man lang, minimum na magbigay kayo 5 pirasong toothpaste, 5 pirasong sabon, ganun, hindi yung isa-isang piraso. Ganun. At eto pa, kapag sana nangutang kami sa inyo, magpa-utang kayo. Huwag na kayong magdalawang isip na magpa-utang. Kasi nga, hirap kami dito. Wala kaming pinagkakakitaan. Samantalang kayong mga OFW, buwan-buwan ang sahod nyo. Dalar ang sahod nyo. Ngayon, kung nagpa-utang man lang din kayo, at maningil kayo, huwag kayong atat. Mag-antay man lang sana kayo na bayaran kayo. Huwag kayong atat. Yung mayat-maya, minimessage nyo kami. Mayat-maya, pinapapunta nyo dito yung kamag-anak nyo para maningil. Huwag naman sana ganun. Ngayon, kung hindi na bayaran ang utang namin sa inyo, given na yon. Alam nyo kung bakit. Mas mayaman kayo kesa sa amin. Mas may pera kayo kesa sa amin. Dalar nga, di ba? Dalar ang kinikita nyo. Ito pala ang dahilan kung bakit ito nasabi ni Kabayan. Dahil isa din pala siyang dating OFW. In-impressionate lang niya or ginaya lang niya ang mga reaksyon ng mga taga-Pilipinas kapag umuwi ang mga OFW. Siguro ganito ang naranasan niya na totoo naman na reality or totoong nangyayari. O galit ka. Kasi ganito yan. Peace. Ex-OFW din ako. Yan po yung realidad, yung real talk lang po na expectation versus reality. Ayan, bahala na kayo, baka kasi nangyari sa inyo. Sabi ko nga nangyari sa inyo or nangyari sa akin. Ganun naman talaga yung mga buhay-buhay natin. Kaya bato-bato sa langit, ang matamani, huwag magalit. Pero in real life talaga, meron at meron yan. Ayan, salamat, huwag kayo magalit. Bilang isang OFW dito kasi sa abroad ay expectation versus reality. Nung nasa Pilipinas din ako ay ganun din ang isip ko sa mga OFW. Na kapag nasa abroad ay marami ng pera at marami ng ipon. Pero in reality kapag pumunta ka dito sa abroad ay mas dadami ang utang mo. Dahil sa mga responsibilidad at mga bayarin sa Pilipinas na inaako mo. At karamihan nga sa mga OFW ay umuwi na walang ipon dahil buwan-buwan nagpapadala ang mga OFW sa Pilipinas. Marami din namang mga pinapalad na nakakaluwag-luwag sa buhay, pero mas marami ding hindi. Dahil sila na ang takbuhan ng buong angkan kapag nagkakaproblema sila sa Pilipinas. Kaya guys, sa mga kapwa ko OFW, huwag ubus-ubus biyaya. Dapat nag-iipon pa rin kayo para sa sarili nyo, para pag-uwi nyo sa Pilipinas, ay may madudukot kayo.